magandang umaga, Musi. Buti na lang, dumating ka. Kasi kailangan ko ng kasama. Pupunta tayo sa palengke. Papakita natin pa sa mga estudyante natin paano mamili ng sariwang isda. Papakita natin kung ano yung mga palatandaan na ito ay sariwa. Ngaya, Musi, susundin natin yung alituntunin ng ating bansa. Yung pagsusuot ng face mask at face shield bago tayo pumunta ng palengke. Tinuturuan tayo ng Department of Health para sa ating kaligtasan, sa ating kalusugan, iwas COVID sa ating sarili at sa ating pamilya o sa ating mga kababayan upang ito ay masugpo natin. At isa pa, kailangan natin magdala ng sakupag o bayong para makakaiwas tayo doon sa pagdami ng ating plastic. Yun ay ang pag-alaga natin sa ating kaligtasan. Tayo na. O, kailangan natin na magsuot muna ng face mask. Saka, pisil. Kasi, ikaw, kailangan mo rin magsuot ng face mask at pisil. Musi, ayan, may face mask at pisil ka na. Pwede na tayong lumakad. Mga kaibigan, narito na tayo sa palengke. Una, ang palatandaan ng sariwang isda ay ang pagtingin natin sa pamagitan ng kanilang mga mata. Ang napansin nyo, ang mata ng sariwang isda ay napakakintab na para bang nangungusap sa atin na bilhin na natin siya. Ayan. Yan ay sariwang-sariwa sa pamagitan ng kanilang mga mata. Dito tayo tumingin sa mata lang muna tayo, ha, para matandaan natin yung palatandaan ng sariwang isda. Yan, tingnan natin, ito ay pusit. Napakasarap ng pusit, ano? Sarap nito. Oh. Yan. Sa pamagitan ng mata ng yilupin, makikita natin siya ay sariwang-sariwa. Ang yilupin ngayon ay 100 ang kalahating kilo kasi siya ay sariwa mula sa ating mga karagatan. O yan, yan ay hipon. Ito ay hipon. Ang hipon natin ngayon ay napakasariwa. O, kita ang mata ng hipon. Tsaka yung forma ng hipon, talagang nakakaakit sa ating paningin. Sa kanilang mga mata, ikita ang kanilang pagkasariwa. Yan, tilapia. Ito mo yung tilapia, oh. Sarap nito ihawin. Lalo na pag ito ay napakasariwa. Tayo ay bibili ng tilapia. Tingnan natin yung mga mata at titingnan din natin yung kung ito ba ay talagang sariwa sa pamagitan ng kanilang anyo. Ayan. Tilapyang ito ay galing sa Batangas. Tapos 110 ang kilo sa ngayon. Ito naman ay ang bangus. Kita mo, nakasilip lang. Pero kikita natin, makikilatis natin na talaga siya ay sariwang-sariwa pa na hinango sa ating fish cage. So, ito naman, pangalawa ay sa pamagitan ng pagsuri ng kanilang mga katawan. Sa pagkakataong ito, ang ating isda ay hiniwa na ng ating tindero. Kung mapansin natin, mga kaibigan, na ang laman ay hindi pa namumutla. O, maaring nakita natin na wala siyang kaliskis kasi kiniliskis na dito.
para ready na para iprito, i gawing masarap na pagkaluto. O, depende sa pagluto nito, pwedeng sinigang, pwedeng pinirito, o, kita mo, kita na natin. O, medyo may dugo pa yung katawan niya, may pink pa yung kulay dito. O, yan, yung tanigi, o, kita natin yung dugo-dugo pa. O, tsaka, makita natin na ang kanyang laman ng isdang ito ay buo pa. Yan. Medyo may kamahalan ito. Itong Blue Marlin. Kita naman natin na talagang napakalaking isdang ito at napakasarap. Pwede natin kinilaw ito. O sashimi. Yan. Yan yung buntot ng Blue Marlin. Yan yung laman. Talagang nakakaakit siya na bilhin. Pag marami tayong budget, bibili tayo nito para masarap ang kainan natin mamaya, kasi pag masarap yung... Mga kaibigan, ito naman ay alamang. Makita natin yung alamang ay napakasariwa pa. Ang alamang ay masarap lutuin na may sili para sa ating mangga na maasim. O, ito naman mga kaibigan ay ang katawan ng ating hipon. O, kita mo yung hipon natin ay kintab, napakintab ng hipon. O, pag makita natin na ganito, ito ay sariwang sariwa mula sa ating mga farmers. Yan. Ito naman po ay mga kabebe. Gusto po natin na bumili ng kabebe, kailangan masuri natin sa pamagitan ng pag-amoy. O kailangan po natin magpaalam sa tindero or tindera upang hindi po tayo mapagalitan. O kita po natin kung ito ay gumagalaw-galaw. Ibig sabihin, buhay pa siya. Kasi kung patay na ito ay mangangamoy siya. Yan yung halaan. Kailangan hindi nakabuka yung kanilang mga shells. Yung sariwang-sariwa yan. So, ito yung ating masarap na tahong. Yan. Mag-ingat din tayo sa red tide. Alamin natin yung kung ano yung mga balita. So, mga kaibigan, balik tayo doon sa katawan. O, ito na yung nahiwa, kita natin yung dugo at saka pinkish yung kanyang katawan. O sa mata, o, kita mo yung bangus na to at saka yung pangilalim ay may dugo pa at saka pink yung kanyang laman. O, yan, sariwang sariwa yan, makintab ang mata, maayos yung katawan. Ito ay susunod nating isda. O, ito naman ay tilapia. Kita natin fresh na fresh at napakasariw na ito. Ito ay biniyak ay para gawing inihaw. O, ito naman po isda mula sa dagat, hindi po ito tilapia. O, balik tayo dito sa ating pandaing na bangus. Napakaganda ng bangus, makinta, masariwa. O, ito naman po ang ating tawilis na ginagawang sardinas or tuyo. Mosi, napagod ka ba sa pagpunta natin sa palengke? Lagi mong tandaan, Mosi, na ang ating pagpili ng sariwang isda, una ay pagtingin sa mata nito. Pangalawa ay pagtingin sa katawan ng isda. Kung ito ba ay may dugo pa or pinkish ang kanyang kulay. So, dadagdagan natin, Mosi, pwede mo siyang hawakan at amuyin. Pero dapat, Mosi, magpaalam ka sa tindero or tindera ng isda, kasi mamaya papagalitan tayo ng may-ari ng isda. Lagi natin tandaan, tahanan ay ang ating kaharian. Huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming po salamat. Sana may natutunan po kayo sa ating munting pagpunta sa Balikpig.